Mga kalain, so shout out pala sa mga gumagawa ng kalan kay Sir Hardis, Sir SDB Technician at Samford TV. Shout out sa inyo at sa lahat ng mga aking customers. Magandang araw po, magandang hapon na pala, tanghali na dito po. So ito pala yung sinasabi ko na 6 inches, tapos yung pang malaki yung burner, yung Detrish, ito po. So, pakita ko ngayon kung paano siya gawin para kung may gagaya, may idea kahit pa paano. But hindi naman kopyang-kopya, medyo madugo nga po yung paggawa ng burner nito, pero solid naman yung performance. So, shout out kay Sir Ruli, yung may-ari nito. So, ang una pong gagawin niyan ay itong ating nipple. Threaded nipple ay lalagay muna dito. So, hindi na bago to, inulit ko lang din para pag may bagong makapanood eh masundan niya. Tapos lalagyan natin dito para makuha natin yung height. Yes. Yung sukat ng ano. So ang sukat po niya ay nasa 6.5 or 6.3 o 63 mm. Ayun po. Yung sukat. So ang kukunin ko diyan na so magma-minus po ako dyan ng kasi 3mm yung tapal ng plate. Magma-minus po ako, bali ano na lang 5.5 na lang po ang kukunin ko sa ano. Ang kukunin ko dun sa trace dito. 5.5 na lang. So bago yun yung 5.5, kukunin ko muna yung ano dito, yung pumapasok dito sa loob. Para yun ang magandang, yun ang magtutulak palabas ng apoy. Kunin ko muna bago ako sumukat ng 55 mm o 5.5, no? Sukatan muna natin dito. Pati ito mga clients, ang ano dito natin ay 1 cm. Ito 1 cm po yung ating pinaka tatabasan para kang gumagawa ng curve na kalan. Pero ito tatakpan natin to, tapos yung divide nito is nasa 2.5 cm or 25 mm. Well, tapos dito naman galing sa guhit mo dito sa center ay 2 mm. Pare, nakabi kabi yan siya. Yan. Nakabi po yan para magpanag po siya doon. Sakto na kasi pag tabas lang. Ah, maraming tabas yung gagawin mo. Okay. Ano ba, mga ka-lines, yung tsura niya. So ito, saktong-sakto na to sa gusto kong ano, yung pasok dun sa loob. So ganyan po yan. Hindi naman perfect lahat yung ano. So may konti talaga ano yan. So papaluin ko lang yan. Hindi ko na sikutin, malambot lang to eh. Yan. Kalains, ito po yung kanyang itsura. Oh. Yan. Nagkakaroon na tayo ng curve niya. No? So bahala po kayo discard eh. Basta meron ito kasi dito na yung ating butas nyan sa may banda rito. So pwede naman yung kahit yung flat lang. Maganda kasi ito, may ano dito sa gilid, parang nakaharap talaga, hindi mo na itagilid yung barina. Ayan lang po. Ito, tapos tatapalan dito. Ito yung madugo dyan. Mag-welding pa dito, tapos tatapal pa dito, tapos sa taas. So dito na po kukuha ng kanina 5.5 or 55 mm. Okay. Nakating na natin. And yung natin sukatin yan. So ito yung sukatin natin yung yan. Yan po. 5.5. Yan po. 5.5. Yun sa pinakadulo. Okay. Kunin yung pangtakip doon sa taas, dito nyo sa loob siya kukunin, guguhitan, huh? Yan o, para makuha nyo yung pinakasakto dito sa loob, nakasaktong sukat. Yan. Tapos pag nagkating na kayo dito, kating na kayo dito, dapat banda rito dito sa natrasak ko to.
Kasi ang kaya naman ng grinder niyan sa labas eh. So ito magiging sakto lang. Okay lang sobra, wag lang kulang. You know? So hindi siya masyadong perfect talaga pag ganitong papashot natin. So konti lang naman, kaya-kaya naman i-welding. Ayan po. So dito sa kabila, madali lang naman to. So i-welding muna natin, tapos pati itong kabila. Yung kabila tapalan natin. Tapos grind. Tapos ipakita ko sa inyo yung combination ng butas na ginawa ko. Mga ka-lines, tapos na natin ma-welding saka grind. So mainit-init pa siya. So yan lang po yung ano niya. So tayo yan sinasabi na madugo na paggawa ng burner. Okay lang yan kasi so ang butas natin mga banda rito siguro dito para ito tara magtutulak ng hangin or ito pasigsag na rin yung ano natin, sigsag na yung butas na gagawin para doble talaga. So dito sa baba konti na lang yan, dito sa taas lahat yan ang gagawin natin. Eh okay. So, ayun mga ka-lines, ito na yung ating finish sa ating burner. So yung ilalim pala nyan ay 1mm, tapos ang ginawang combination nyan dito 2mm saka 1mm, tapos dito sa taas 2mm. So yan yung combination ko dyan sa banda, sa side na to. Yan. So dito straight, tapos dito nakataas konti. Tapos dito naman 2mm din lahat to. Ayan, para siyang ano, para siyang old burner, yung traditional burner na ginagamit natin. No? Yan o. So yan lang po yung ano niya. Tapos ito naman, ito lalagyan ko pa dito ng carbon breaker, tatlo. Kaya napansin niyo na parang dumidilaw-dilaw talaga sa bandang ilalim. So pag yung bandang ilalim noon ay ito talaga sinunod ko 1.5 para blue flame pa rin siya. Pag ano, eh nakalimutan to. Blue flame pa rin siya. As dito naman 2.5 na limang piraso. Yan po. Hindi ko na nilagay ng oil destructor kasi kasama na yun sa carbon breaker. Lalagay ko dito. Tatlo. Kaya napapansin mo malakas yung dilaw sa ilalim. Gawa nito. Hindi na yung manual na oil breaker. Ay, carbon breaker. No? Taasan ko lang to. Tapos ito ispat. Okay na siya taas for testing na. Sa tawad kasi roly. Mga ka-lines, ito yung sinasabi na carbon breaker. Pinapakita ko na rin para ano talaga. Yung iba kasi gumagamit talaga ng ano. So ito kasi kaya ganyan. Toto kasi siya sa langis. Doon, toto kasi siya. Kaya pag binailo mo gusto mong malakas, talagang lalakas siya gawa ng tatama talaga siya doon sa may tumitigas na carbon. Bubutasin talaga nito. So pag ano naman yung heavy duty na ang ginawa ko dito sa 10 inches, 5 yung carbon breaker kasi kailangan mas malakas yun. So ayan po lines, so ito papartis na natin ito kay sir at patapos na rin to. Ayan, meron na siyang abang na automatic oil regulator. So yung dito yung sa oil indicator niya, hindi ko ba kinabit kasi pinpinturahan pa naman to eh. Mahawaan ano, so partisan lang muna tayo. Tapos ito pala mga kalayas, bali tatlo tong detrace na pambahay. Nakikiusap sa akin yung mayari nito na kung pwede detrace lang. Sabi ko pwede man naman detrace. Ang sa akin lang, hindi kasi ako umawa ng detrace kasi maliit siya masyado. So laging nasa isip ko yung mga nagtitinda ng Paris, mga lugawan yun, magpapalambutin. So ito na pambahay lang daw pang regalo niya. So kulang pa isa, so irarastin natin yan. So shout out kay sir ito. Dito na tayo, yan lang natin ang tissue. Yan, lagyan natin ng langis. So dito muna natin erekta yung langis.
dami naman ng konti kasi igupin pa ng tissue yan. Pitan natin para hindi siya ano. Sindihan na natin. Guys, kompleto na natin yan. Makita natin yung pag-umit niya. Kita yung lakas. Pag nasunog yung mga tissue niyan, okay na yan. Hindi na yan pupukak-pukak. Ayan po, tahimik siya. Ito na po yan. Pwede palang mainit. Ito pala ay oversize, kita nyo. Halos kalahati na sa misa ko. Oversize siya, sobra. Nasa ano siya? 55. O 5.5. 55 cm po siya. O 550 mm. Lampas po siya kalahating metro. Kasi pang talyasing nga. Ayan po. Gumagana na unti-unti yung sa ibabaw niya. Ito pang talyasi. Kaya po hindi ko pinagpantay-pantay yung butas dito saka ito para po hindi marangan dito. Kaya na ina-alternate ko siya. Para siya yung ano, traditional na corner. Kaya gumagana na yan. Pressurize, oh, tsaka ganyan kalapit. So ito kasi pang malakihang kaldero to tsaka ano, kawali, kaya ganyan kadikit yung ano, kaya ganyan kalayo yung ano ko, yung patungan. So dinikit ko talaga siya ng gusto para maano na yung init agad. Ito saglit lang ah, oh. Kalalagay ko pa lang kulo na. Mahina pa yung hangin na ginamit dyan. Salamat po.